Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Araw po ng Biyernes, sa 5th linggo, ng 40 araw na paghahanda para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Muli po nating isama ang ating mga daladalang kahilingan sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ng karamihan. Tinagurian nila akong kilabot sanman. Sinabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigay naghahangad sa aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil siya ay nalilin lang natin. Pagtapos, dakpin natin siya, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko. Panginoon, malakas ka at makapangyarihan. Madarama ang lahat ng uusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghihiganti sa mga kaaway ko. Ipagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan niyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon, kung aking kalakasan,
Minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay, humibig, at ako iyong dininig. Diyos ko, sa aki ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumawag, sa mga kaaway ko'y iyong iligtas. Sa kahirapay, humibig, at ako iyong dininig. Gapos ako sa tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Mabibingit ako sa kamatayan, nakaumag sa labi ng libingan. Sa kahirapay, humibig, at ako iyong dininig. Kaya't ang puon ay tinawag ko. Sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y naririnig. Umabot sa kanya ang aking paghikbik. Sa kahirapay, humibig, at ako iyong dininig. Magsitayo po ang lahat. Salita mo, Kristo, mahal, Espiritu, bumubuhay, nagtuturo at tumakay. Sa nagnanais makamtan, ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting bagay, mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi ko na ako'y anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok na noong una'y pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang ating unang pagbasa ay galing sa aklat ni Propeta Jeremias at ang background nito dahil siya'y gustong patayin ng mga tao. Ang sabi nga sa ating unang pagbasa, hindi lang iilan kung hindi
marami ang nagtatangka sa kanyang buhay. Kahit matatalik niyang kaibigan ay galit na sa kanya. Dahil bilang propeta, kanyang ipinapaalam sa lahat ng tao na wawasakin ng Diyos ang templo ng Jerusalem. Ang templo ng Jerusalem ay itinuturing ng mga Hudyo na isang malaking bagay. Kaya nga para sa kanila, kahit sila'y nakatira sa barong-barong, sa mga kubo, sa mga tulda, okay lang yun, basta't nakatayo ang templo ng Jerusalem. Dahil para sa kanila, ito ang tahanan ng Diyos. At pag nandyan ang tahanan ng Diyos, ibig sabihin, nandyan ang presensya ng Diyos na kanilang kinakailangan. Tutulungan sila ng Diyos. Ang pinangahawakan ng mga Hudyo na gustong pumatay kay Jeremias ay ang templo, yung building, structure. Subalit, ang pinangahawakan naman ni Jeremias ay ang tulong at awa, habag at habag ng Diyos na ibinibigay sa kanya. Kaya nga ang sabi sa ating unang pagbasa ni Propeta Jeremias, ako ay magiging tagumpay, ako ang magwawagi sa labanang ito dahil nasa panig ko ang Diyos. Dahil para sa mga Hudyo, doon sila sa bagay, sa structure, sa building. Bagamat sabihin natin na tahanan ito ng Diyos, subalit hindi naman sa Diyos nakaangkla ang kanilang pagtitiwala, kung hindi doon mismo sa structure. Kaya nung sabihin ni Jeremias na magbago kayo sa inyong mga ugali, magbago kayo sa inyong mga pagkatao, nang sa ganun, hindi ituloy niyang Diyos ang pagwasak ng templo ng Jerusalem. Ito ang ikinagalit ng mga Hudyo. Dahil kung Diyos na nakatira doon sa templo, ang kanilang pinahahalagahan, ang kanilang inaangklahan ng kanilang pananampalataya, disinsanay pinakinggan nila si Jeremias. Nagbago sila ng kanilang pag-uugali, binago nila ang kanilang pagkatao, at iniakma doon sa kung ano ang ninanais ng ating Panginoon. Subalit hindi ito ginawa ng mga Hudyo dahil ang pinahahalagahan lang nila ang building, ang templo ng Jerusalem. Kung papaanong inuusig si Jeremias sa ating unang pagbasa, sa ating ebanghelyo, inuusig din ang ating Panginoon. Ano? Karugtong po ang ating ebanghelyo sa ebanghelyo natin kahapon, na kung saan ay kahapon pa man ay nagkakaroon na ng banggaan ang ating Panginoon at mga Hudyo tungkol sa pagpapakilala ng ating Panginoon na siya nga ay Diyos, anak ng Diyos, na ipinadala ng Ama para sa kaligtasan, ang ipinangako sa lumang tipan. Subalit, hindi ito matanggap ng mga Hudyo. Tatlong bagay na makikita natin sa ating ebanghelyo na magiging isyo dito po sa ating nabasang ebanghelyo. Una ay ang pagsasabi ng mga Hudyo na paglapastangan, yung blasphemy na tinatawag. Ano itong paglapastangan? Ano ang sabi ng mga Hudyo? Ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos samantalang ikaw ay tao lang. Ito ang unang isyu po dito. Kaya nga, sa unang pangungusap, pumulot ng mga bato ang mga Hudyo para siya batuhin. Dahil sa pagpapakilala ng ating Panginoon na siya nga ay Diyos. At hindi ito matanggap ng mga Hudyo. Dahil para sa kanila'y tao lang si Jesus at hindi kailanman magiging Diyos.
na kahit ang mga ginagawa ng ating Panginoong mga kababalaghan, kung titingnan nila iyon, subalit sarado ang kanilang isip at puso sa pagtanggap kung anuman ang mga ginagawa ng ating Panginoon dahil nakapokus na po sila sa pagtingin sa ating Panginoon na ito'y anak ni Maria at anak ni Jose, kaya hindi ito maaaring maging Diyos. Ano? Para sa mga Hudyo, hindi po'y pwedeng banggitin nga lang yung salitang Diyos. Ano? Yung pangalan nga ng Diyos na Yahweh, ay kung maaari ay pinapalitan nila ito ng pangalan. Minsan ang ginagamit nila ay Elohim, Adonai, na ang ibig sabihin ay Lord. Kaysa doon sa Yahweh na itinuturing nilang pangalan talaga ng Diyos, ng Ama. Dahil para sa kanila'y paglapastangan sa Diyos ang paggamit o pagbanggit ng pangalan na ito. Kaya mas lalo pang sinabi ng ating Panginoon na ako'y anak ng Diyos. Kaya nga ang sabi nila dito'y ipinapantay mo ang iyong sarili. Kaya sabi ng ating Panginoon, marami akong mabubuting gawa. Alin ba dito sa mabubuting gawa na ito ang naging dahilan para ako'y inyong batuhin? Ano ang sabi ng mga Hudyo? Hindi sa mabubuting gawa, kung hindi sa paglapastangan mo sa Diyos dahil ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos. Ibig sabihin, kalapastanganan sa kanila dahil ayaw nilang paniwalaan, ayaw nilang tanggapin na si Jesus nga ang Diyos, ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na ipinangako sa lumang tipan na ipapadalang bilang tagapagligtas. Ikalawa, ang mga gawa na binanggit ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, okay, kung ayaw ninyo akong tanggapin bilang anak ng Diyos, bilang Diyos na nagpapakilala sa inyo, tingnan nyo na lang ang aking mga ginagawa. Dahil ang lahat ng itong ginagawa ko'y pinagagawa sa akin ng Ama. At wala akong ginagawang sa sarili ko lamang, kung hindi ang lahat ng ito'y siya ang nag-utos sa akin na gawin ko ang lahat ng ito. Nandoon ang kababalaghan, nandoon ang pagpapagaling ng mga may sakit, na kahit anong uri ng karamdaman, isang sabi lang niya sa mga demonyo na umaali sa isang tao, napapalabas niya, napapaalis niya. Ang lahat ng ito'y pawang makadiyos na kung saan, kung kikilalanin lamang ng mga Hudyo, pwede na nilang maituring na ito nga ang Mesiyas na kanilang iniintay. Subalit sabi ko nga po'y sarado ang kanilang isip at puso, hindi nila ito tatanggapin dahil nakatuon sila sa kanilang pagkilala sa ating Panginoon. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon, ang mga gawa na ito ang nagpapatunay na ako nga ay si ako nga. Kagaya ng kanyang pagpapakilala kahapon, nang tanungin ng mga Hudyo kung sino siya at bakit siya nagsasalita ng mga ganun. Anong sabi ng ating Panginoon? Ako'y si ako nga bago pa ipanganak si Abraham. Nasabi ko nga po ay binanggit ito sa aklat ng Genesis, ng Exodus, nang si Moises ay magtanong kay Yahweh, nang sabihin ni Moises na kung tanungin ako ng mga Hudyo na iyong pinaaalis sa Ehipto, ano ang sasabihin ko, sino ang sasabihin kong nag-utos sa akin? Ang sabi ni Yahweh sa kanya'y, sabihin mo sa aking bayang, ako'y si ako nga na nag-utos sa iyo para sa kanilang kaligtasan. At ngayon, inulit ng ating Panginoon kahapon bilang karugtong in a contextual na pagninilay sa ating Ebanghelyo. Dahil sabi ko nga po'y pagpapakilala ng ating Panginoon na hindi lang siya tao, kung hindi siya anak ng Diyos, Diyos na nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. Dahil sa kanyang mga gawa, makikilala natin ang Diyos, makikilala natin ang Mesiyas na ipinangako
ng ating Panginoon. Ang ikatatlo ay ang pagkagalit ng mga Hudyo na kung saan ay muli-muling dadakpin ang ating Panginoon, kagaya kahapon. Ano? Subalit ang sabi dito sa ating Ebanghelyo, nakatalilis ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ang implikasyon po nito ay God is in control. Hindi pa panahon, hindi pa oras. Lahat ay nasa kamay ng Panginoon. At alam natin na darating ang oras na kung saan ay mahuhuli din ang ating Panginoon. At ito na yung oras na ibibigay niya ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Sabi nga po ay, hindi naman talaga na pinatay ang ating Panginoon kung hindi inialay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Hindi ito hiningi ng mga tao kung hindi simula't simula noong sa kanyang public ministry, simula noong siya'y binyagan ni Juan sa Ilog Jordan, alam ng ating Panginoon kung ano ang kanyang gagampanang misyon. Kaya nga ilang ulit niya itong inintroduce sa kanyang mga alagad na kailangang magbata ng hirap, mamatay ang anak ng Diyos, subalit sa ikatatlong araw muling mabubuhay. Clear ang pag-iisip ng ating Panginoon dahil siya nga ay Diyos. Alam niya kung ano ang kanyang binabagtas, alam niya kung ano ang kanyang misyon na gagampanan. Kaya nga, sa pagiging control ng lahat, dahil siya ay Diyos, sabi nga po niya ay, hindi pa ito ang oras sa ibang parte ng ating Ebanghelyo. Subalit, mga pagkakataon, pagkatapos noong isuplong na siya, ipagkanulo siya ni Judas, isa sa kanyang mga alagad, ano ang sabi ng ating Panginoon? Dumating na ang oras. Dadakpin na ang anak ng tao, ipinagkanulo na, at ito na yung pag-aalay ng kanyang buhay. Marahil ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon sa ikatatlong aspeto, punto ng ating pinagninilayan. Pag tayo ay dumaranas ng mga problema at pagsubok, na parabagang, lalong-lalo na, pag nandoon na po tayo sa parang dulo ng ating buhay, parabagang sinasabi natin na wala na tayong makikilusan. Parang sinasabi sa atin ngayon ng ating Panginoon, lahat ay kontrolado ng Diyos. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang may lalang. Kaya nga, kung ipagpapasa Diyos natin ang lahat ng bagay, lahat ay mabibigyan ng solusyon. Kagaya ng ginagawa ngayon ng ating Panginoon. Ano, na sa kabila ng hindi napapagod na pagpapaliwanag ng ating Panginoon, hindi tumitigil ang ating Panginoon kahit rejection ang kanyang natatanggap, ang tugon na nanggagaling sa gusto niyang akayin patungo sa kanyang Ama. Subalit, patuloy ang kanyang pagbibigay ng mensahe kung ano nga ba talaga ang kanyang pakay, kung sino ba talaga ang nasa kanilang harapan. Subalit, sabi ko nga'y hahantong ito sa kamatayan dahil ito ang misyon, ito ang accomplishment na ibinigay sa kanya ng Ama. At sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, bilang katubusan ng lahat, sasabihin ng ating Panginoon, naganap na ang lahat na kung saan ang kanyang pinaghirapan na parang sinasabi sa atin, sino man ang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa araw na ito, kasama bukas bilang katapusan ng mga araw ng Kwaresma, dahil sa Linggo ay papasok na po tayo sa mga mahal na araw, bilang rurok ng ating pinaghandaan na 40 araw para sa paghahanda ng kanyang muling pagkabuhay. Naway tunay nga
na maintindihan natin at maunawaan, at lalong-lalo ng maisa puso at maisa buhay, ang lahat ng itong paghihirap ng ating Panginoon ay hindi para sa Kanya, kung hindi para sa ating lahat. Para sa ating natatanging kaligtasan, para lamang po tayo mabigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, sabi ng isang eksperto sa banal na kasulatan, kung ito'y mapagninilayan lang ng tao, na ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon, lahat ng sugat na natamo sa Kanyang pagpapakasakit, paghihirap, ay hindi para sa Kanya, kung hindi para sa pagsunod, pagtupad sa kung anong iniatang sa Kanya ng Ama, para lamang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi ng eksperto sa banal na kasulatan na ito, magdadalawang isip siya pag siya'y nasa harapan ng temptasyon para magkasala. Sana tunay ngang mabigyan ng malalim na kahulugan at magkaroon ng bunga ang ating pagdiriwang na ito. Nang sa ganun, tunay ngang mapasa atin ang kaligtasan na ito na binayaran ng ating Panginoon ng Kanyang dugo. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagsunod sa utos mo, nanulugod akong lakis, di masukat ang galak ko, pagkat magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap upang sa paglahok namin sa lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas, sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan na sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang sangkatauhan. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong si Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, my God.
banal ang iyong kaharian. Langit, lupa ay nagpupugay sa iyong kadakila. Dinaramihan ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maayos sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo.
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alalo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kudero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka
hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, iyong paintulutan, makasalo sa'yong kahirapan, masama ay mapaglabanan sa ayunod pagdarasal. Ngayon nga sa 40 araw, Panginoon,
Panginoon, sa amin ay likhain bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa 40 araw, sa amin ay likhain bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa 40 araw. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa pagnanais natin palawakin ang documentation at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa Pambansang Dambana, kami po ay nagaanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap na impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at makikompleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng privacy information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Isa sa mga Archdiocesan Center for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inanyayamang upbisal at magsisi na ating mga kasalanan. Makikita niyo po sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz sa tuwing araw ng Biyernes sa ganap ni katatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, makikita po nyo sa ating screen ang ating FB page at mga tarpaulins sa paligid ng Pambansang Dambana. Ang hanay na mga gawain ngayong mahal na araw, tayo pong lahat ay naanyayahang magnilay at makiisa sa mga pagdiriwang. Ika-anim, bukas po araw ng Sabado, 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio.
ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ikasyam na umaga at ikalima ng hapon. Kayo po at inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatili natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang iyong kabanalan at ang kabanalan ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili.